Hello mga bossing! Welcome back sa my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay isa sa mga napapaisip kung ano pong problema sa inyo kung bakit lagi na lang kayong walang makain, lagi na lang walang pera, napakailap ng swerte, at minsan napapaisip ka na parang pinanganak kang malas. Marami na ako na rin ganang ganyan at dyan po isalitain ko rin po dati. Pero binago ko po ang aking po mga salitain. Lalo-lalo na mga bossing ngayong umagang ito ha, kailangan positive ka lamang. Huwag kang magiging nega, lalo-lalo na ngayong umagang ito. Kasi ngayon ang pagsisimula ng buong isang linggo, natatahakin po natin. Kapag ikaw ay nega, nega nga po magaganap sa inyo ng buong isang linggo. Kagaya po na halimbawa, bagong taon. Unang pasok ng araw ng buwan ng taon, kailangan masaya ka. Kailangan marami ka mga bagay na dapat na hindi gawin at may dapat ka mga gawin. At kailangan maging sentro po ninyo ang pagdadasal tuwing umaga, lalo-lalo sa mga unang araw, para swerte kayo ng buong isang linggo o swerte kayo ng buong taon. Ngayon po mga bossing, kung kayo pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, tuturuan ko kayo ng ilan sa mga napakasimple na siya nagiging dahilan ng kamalasan na dapat ay hindi naman tayo malasin. Kailangan to ay magawa lang po natin, simple lang po ito, upang sa ganun tuloy-tuloy ang agos ng swerte, maging masagana ang pamumuhay. Kung kayo pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan at nais nyo po itong gawin, ang video ito ay para po sa inyo. Ko ng mga iba't ibang mga pamamaraan para po tayo swertin sa ating pong buhay. At itong aking share sa inyo ay isa sa mga pinaka-powerful na pamamaraan upang sa ganun tuloy-tuloy ang agos ng swerte. Kung kayo pinaniwala sa mga gatong mga pamamaraan, kumuha lamang po kayo ng kalating timbang tubig at lagyan nyo po ito ng suka. Pero kung mayroon kayong suka na marami-rami, ipuro nyo na po na suka mga bossing. At ito po ay kumuha ka ng basahan. Punasan nyo po ang inyo pong lutuan, yan po isa sa mga sumisimbolo ng kamalasan kapag po yan ay madumi. Punasan nyo rin po ng purong suka o na may tubig, depende po sa inyo kung ano po ang gusto po ninyo, ang inyong hapagkainan. Ganon din po ang upuan po nito. Ilinisin nyo po yung mabuti, ganon din ang mga cabinet, mga bossing, at ganon din ang rep. Ngayon pa mga bossing, yan po ilan sa mga pamamaraan upang sa ganon. Bukod sa pagiging malinis, yan po ay papasukan ng maraming pagkain. Yan po mga bossing ko, mas magiging magaan sa inyo ang kumita ng pera. O kaya, lagi kayo iniaadya ko sa lagi kayo suswertiin. Panatiliin nyo po yan na malinis mga bossing, at ang gamitin nyo pong panlinis ay suka. Kung kakaunti ang suka, lagyan nyo po ito ng tubig, pwede rin naman. Ngayon pa mga bossing, mas mainam na kumuha ka ng isang lagayan, lagyan nyo po ito ng, halimbawa, isang bowl ng isang mangkok na clear na meron pong uling. Ayan, mati ko naman mo, uling. Ang uling po mga bossing ko ay isa sa mga pinaka-powerful ng pang-cleansing na ating kapaligiran. Meron ako kakilala mga bossing. Siya po ay lagi minamalas. Ngayon, napayuhan po natin siya nito. Tapos kagad-agad po siya, tumawag po sa akin. Sabi po niya, "Oy sis, ay salamat ha. Alam mo ba, ang tagal-tagal ko pinagtiisan ng problema ko. Nang ginawa ko yung mga sinabi mo, kagaya po na suka at saka yun nga po uling. Ayun nga po, hindi siya makapaniwala sa mga swerteng dumarating sa kanila. Mas mainam po yan kasi mas magiging positibo ka pa sa buhay. Yung naka-mindset sa inyo, isipan pa na yung magaganda at hindi ka mamalasin. Mula na ginawa niya po ito, ay nagtuloy-tuloy na kanyang mga niraraket. Ang dami po niya mga nabenta kasi siya po ay nagbebenta po siya ng ano ba to, ng mga lupa. Ayan, dati ang tagal niya na doon na naging recruiter pero hindi po siya kailanman nakabenta mga bossing. Or kaya po ay marami po siya kasing iba-ibang mga niraraket. Hindi po siya sinuswerte kaya sinasabi nga po siya na kanyang asawa tumigil na lang sa bahay kasi nga po hindi naman siya nakakabenta. Pero nang ginawa niya po ito ay nagsunod-sunod at ang laki pa na kanya naging komisyon. Ngayon po mga bossing, kung kayo po isa sa mga naniwala sa mga gatong mga pamamaraan, simple pero napaka-epektibo mga pamamaraan ang pwede natin gawin na kagaya po nito mga bossing. Kaya kung kayo pinaniwala, ay siya ay lumargo po kayo at subukan niyo po ito. Yun lang po mga bossing, salamat po.